Welcome back mga kabarangay, at gaya po ng sinabi ni Kagawad Butch, pag-uusapan po natin ngayon ang duties and functions of a barangay kagawad. Nais nating umpisahan sa pagbibigay impormasyon tungkol sa local government code regarding a member of the sangguniang barangay's duties and responsibilities. Ayon po sa Section 391, Powers, Duties, and Functions, A, the sangguniang barangay as the legislative body of the barangay shall, number 1, enact ordinances as may be necessary to discharge the responsibilities conferred upon it by law or ordinance and to promote the general welfare of the inhabitants therein. Number 2, enact tax and revenue ordinances subject to the limitations imposed in this code. Number 3, enact annual and supplemental budgets in accordance with the provisions of this code. Number 4, provide for the construction and maintenance of barangay facilities and other public work projects chargeable to the general fund of the barangay or such other funds actually available for the purpose. And lastly, submit to the sangguniang panglungsod or sangguniang bayan such suggestions or recommendations as it may see fit for the improvement of the barangay or for the welfare of the inhabitants thereof. Ayan, Yusek, pag-uusapan po natin ngayon ito. Ayan, no? Ayan yung sinasabi ko sa inyo palagi. Ang kagawad, ang trabaho to enact, kayo ang gagawa, babalangkas ng batas. Ang kagawad, sa totoo lang, para kayong mga congressman at senador, ang linaw. Kayo ang gagawa ng mga ordinansa at saka mga resolusyon sa barangay. Ang kagawad, kayo ang magpapasa ng budget. Ang kagawad, kayo ang magpapasa ng tax ordinance sa barangay. Ngayon, ano lang, ayan ang malinaw. Kaya nga ako sinasabi ko, alam nyo, ang kagawad, pinakamataas na sweldo sa barangay. Bakit? Base sa binasa ni Kagmay kanina, ang barangay kagawad, 2 beses lang kayo pupunta sa barangay hall. Pagka may meeting, ayan ang number one na trabaho ninyo. A-attend kayo ng meeting, yung unang meetings, first week or second week, then third week. Yan ang trabaho ni kagawad. Tapos mayroon dun sa dulo, kayo ang magbabalangkas ng mga proyekto. Kaya nga may 2 function ng kagawad. Una, umaten ng meeting 2 beses sa buwan. Pangalawa, kayo ang mag-head ng committee chairman. Yun ang ngayon, ang babalangkasin nyo. Halimbawa, naging committee chairman ka on health, ikaw ngayon ang magpapameeting tungkol sa pangkalusugan sa barangay. Tapos lahat ng pag-uusapan ngayon ninyo doon, ano ito? Sa barangay hall, bibili ba tayo ng gamot? Kaya imumungkahin ni kagawad pagdating niya sa konseho, kapitan, ay move na bumili ang barangay natin ng gamot na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ang mga gamot na to ay gagamitin natin para sa kalusugan ng ating barangay. Yun ang gagawin ni kagawad. Tapos i-approve ngayon yun. Ngayon, nakalagay doon, enact budget. Yung sinabi ni kagawad para sa kalusugan, ilalagay ngayon doon. Pa 500,000 para pambili ng gamot. Yan. Tapos eto naman si kagawad, impra. Minumungkahi ko na ipagawa ang kanal dito sa ano. So ngayon, mag-a-appropriate ng pondo. Sabihin natin, maglalagay ng 200,000 piso para sa kanal. Lalagay ngayon doon sa budget, pinagagawa natin ngayon itong kanal. Tapos tira naman si kagawad on education. Minumungkahi ko na dahil sa hirap ng ano, ng buhay, at saka sa hirap ng pag-aaral, bili tayo ng tablet. O kaya bili tayo ng, maglagay tayo ng mga cell site. Bigyan natin ng load ang ating mga estudyante. Nagmumungkahi ko na lagyan natin ng mga 200,000 itong pondo na to para sa mga bata na mag-aaral dito. Ayun naman ang mungkahi ni Department as si kagawad on education. Siyempre, babanat din yung si SK. Minumungkahi ko na ang pera ng SK ay maglalagay tayo para sa seminar ng Anti-Drug Abuse Council at minumungkahi ko na magkaroon ng tour
ang ating mga kabataan para pasyalan natin ang PIDEA, para makita ng mga magulang, naglalaan ako ng 300,000 para dyan. So ngayon, itong trabaho nyo, mga kagawad. Hindi kayo ang nakikipagkontrata dahil yan ay trabaho ni Kapitan under Local Government Code Book 3, Chapter 3, Section 389. Ito po ang kapangyarihan ni Kapitan. The barangay captain will enter into contract, not the kagawad, with the concurrence. Ayan ang trabaho nyo. With the concurrence of barangay kagawad. Ngayon, galit na galit ako ngayon. Bakit nalalabas ng treasurer ang pera na certification lang ni Kapitan? Dapat yan, may pirma ang mga kagawad. Kada sentimo na ilalabas ng treasurer, dapat nakapirma ang mga kagawad. Ano yan? Ito yan dapat. The Barangay Council of Barangay 1 authorized the Barangay Treasurer to withdraw fund and to pay such project. Pero ang nagbungkahi, isang kagawad. Hindi dapat makapaglabas ng pera ang treasurer ng barangay, not unless merong barangay council resolution authorizing the barangay treasurer to withdraw such fund and to pay such project. Dito nyo lang po nadidinig ngayon yan, sa barangay tayo, sa GNN. Kaya kayong mga barangay, ibalita nyo na para madinig nyo yung mga gantong usapan, palitan nyo na yung mga satellite dish nyo. Gawin nyo ng kulay berde. Dahil dito, tuturo namin sa inyo kung ano yung mga tamang na pamamaraan. Ayan. Yan ang pangunahing trabaho ng kagawad. Kaya nga sabi ko, highest paid. Bakit? Kung ang kagawad kumikita ng 10,000 isang buwan, magtatrabaho siya ng 4 oras, magkano kinikita niya per hour? 2,500. Eh, 2 oras lang talaga eh. Dahil yung tinatawag na additional trabaho, ano to? Ito yung officer of the day. 7 kagawad binibigyan ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Sunday. Optional yan. Tapos bibigyan si kagawad ng area of responsibility. Sitio 1, sitio 2, sitio 3, sitio 4. Wala sa local government code yan. Optional yan. Ang nasa local government code ay yung binasa ni SK May. Yan ang 5 trabaho ninyo. And of course, committee chairmanship. Yan ang trabaho, main trabaho ng kagawad. For your information and guidance. Yan po, maraming salamat po, Yusek. Para po sa ating mga kagawad po na nanonood po sa atin, yan po yung mga binanggit po ni Yusek, ang mga primary responsibilities po ninyo. Yusek, nabanggit po natin kanina, nakasama po dito yung paggawa ng barangay ordinance. Correct. Ang tanong ko naman po para po kay Kags Butch, dahil po kayo po ay may experience po about this, paano po ba gumagawa ang isang kagawad ng barangay ordinance? Ang maraming salamat sa katanungan na Miss Mai sa ating experience. Hindi naman tayo ganun kaano, pero parang binanggit ni Yusek kanina, pala kang congressman o senador nito. Now, ang unang-unang gagawin mo, halimbawa kung meron kang legislative agenda na pinangako sa iyong mga constituents, kung ano yun, halimbawa batas trapiko o ordinance para sa trapiko. Isusulat mo muna yon. Marami po tayong proforma dyan para malaman mo kung paano mo isusulat. At yun na ang iahain mo sa konseho or sa barangay council. Paghain mo sa konseho, pero sasabit mo muna sa barangay secretary, ang barangay secretary schedule na yan for first, second, and third reading. Sa first reading, yan po, binabanggit lang po ang title ng pag-uusapan ng iyong ordinansa. Pagdating po na schedule na sa second reading at naandun na kayo sa session, second reading, dyan na po nagdidebate ang mga kagawad. Kung maayos ba ang iyong ordinansa, kung tama ba, maganda ba ang pagkakahain, dyan po nagkakaroon po ng debate. Kung sakasakaling pumasa po sa second, natapos na po ang second reading, ipapasok na po, ikakalendar na po yan sa third reading. Ang third reading, wala na hong debate dyan. Ang third reading, binoboto na ng mga kagawad kung okay ang iyong ordinansa o ang iyong proposed ordinance for your barangay. At kung nakakuha ka ng majority, isasabit ngayon yan sa barangay secretary, at ang barangay secretary, itatransmit na yan sa city council na mayroong ordinansang pumasa sa barangay na ganito ang hinahain. Pagka hain po sa city council,
ipapatawag ang author at ng majority signatories, pati na rin yung hindi mga pumirma, sa City Council, at doon tatanungin kayo kung bakit gusto nyo ipasa ang batas na area, ang ordinansing ito, at doon nyo mapapakita ang minumungkahi ninyo na gagawin ninyong ordinansa sa inyong barangay. Pagkatapos po nyon, City Council na ho magdidebate at magdi-decide kung karapat-dapat ang inyong barangay ordinance. Kung walang kapareho na city ordinance, at kung hindi unconstitutional ang inyong ordinansa, maaaring pumasa City Council, ibabalik sa barangay secretary, at ayun na, i-stamp na lang ating kapitan na siya ay isang barangay ordinansa na. Okay, ito naman. Kung halimbawang tutulog-tulog ang city o municipal council sa loob ng 60 days, hindi nila inaksyonan itong ordinansa o resolusyon na isinabmit ng barangay, it's deemed approved. Yan, di ba? Napakaganda. It deems approved. Yes. Okay. Sasampulan natin kung ano-ano yung kambanon. Sabi ni Kag Butch, no? Halimbawa, sa traffic, no? Halimbawa, i-declare natin ang isang karsada na left side parking or right side parking only. Ayan po yun. Pagka sinabi mong one way, eto yun. Ayan yung sinasabi natin na pwedeng i-declara ng barangay as yung tinatawag natin na local autonomy. May kapangyarihan ng mga barangay na gumawa ng mga ordinansa para sa ikagiginawa ng kanilang mga barangay. Kaya kayong mga kagawad, ito ang prime kauna-unahan. Ito yung inyong mga kapangyarihan. Kaya nga sabi ko nga, alam mo pinag-aawayan ng barangay? Sasabihin nila, budget. Hindi, kapitan, anim kami, pito kami. Kaming mag-appoint kung sinong treasurer, secretary. Hindi po ganun. Walang kapangyarihan ng mga kagawad na mag-appoint ng secretary-treasurer. It is the sole prerogative of the punong barangay with the concurrence of kagawad. Ayan. Tandaan nyo, ha? May concurrence ng kagawad. Pero siyempre, mag-ingat tayo sa concurrence dahil meron akong mga kaso ngayon. Hindi, kapitan. Yusek. Si kapitan, inappoint tong treasurer. Samantala magnanakaw yan. Ano yan? Tanong. Kagawad. Meron kang ebidensya na itong si treasurer ay nakumbik sa pagnanakaw? Hindi ganun ang ating proseso. Kailangan, pagka nag-akusa ka sa isang tao, meron kang tinatawag na prueba. So, yan po, ha? Ngayon, si kapitan naman. Hindi! Ako ang kapitan. Magkapitan muna kayo. Mali din yun, Kap. Tandaan mo, merong kapangyarihan din ang mga kagawad. Kamukha ngayon, sobrang kapangyarihan ng kagawad pag nadimanda si kapitan at saka si treasurer na kung merong barangay council resolution authorizing the barangay treasurer to withdraw funds and to pay such project. Tanong, nag-withdraw ng pera si treasurer. San binayad? Asan ang pera? Nasa kamay ni kapitan? Nasa kamay ni treasurer? Patay kayo dyan. Pucha, malversation of public funds, falsification of public documents, at saka grave abuse of authority. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya ngayon, ang mga barangay, intayin nyo dahil may order na ako na lahat ng mga complaints sa akin, ipapa-audit ko ang mga barangay. Titignan ko kung saan nyo din nalang pera yung panalapi. Dahil just a simple certification ni kapitan, ang treasurer na wi-withdraw pera nang walang proyekto, nang walang dokumento, boss, mayroon kayong paglalagyan. Hindi lang kayo matatanggal sa pwesto, makukulong pa kayo. And I promise you that para sa mga corrupt, magnanakaw na barangay official, lalo-lalo na ang kapitan at ang treasurer, maniwala po kayo. Bago matapos ang termo na namin, we will make sure na dapat mabago na uli at mabalik sa dati itong tinatawag natin na disbursement of fund na ginawa ng COA. Puro corruption ang nangyayari ngayon. So, yan po.
Ayan po, maraming salamat po, Yusek. Ayan po mga kabarangay, sana po ay nalinawan po kayo tungkol po sa duties and responsibilities of a kagawad. Huwag po kayong aalis dahil naman po sa ating susunod na segment na Best Practices ay meron po tayong makakasama na isang magaling na kapitan mula sa Binian, Laguna na magbabahagi sa atin ng kanyang mga programa at proyekto para sa kanyang barangay. Dito lang po yan sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo.